malalaman mo na kailangan mong magbigay ng extra na electrolytes pagka may sintomas na... Sintomas. Yung ipot, basang-basa. Tapos namumuti-muti. Tapos nakabukas sa bibig. Tumatay yung ipot. Ngayon, para ang manok magpakita ng kanyang galing ng pag-convert, kailangan ang environment natin balanse. Ngayon, ang katawan natin, ang pati manok, 70% ng tubig yan eh. 70. So, doon nangyayari ang exchange ng nutrition. Doon nangyayari ang ano transport, no? Pagkain, yung nutrients doon sa kwan, sa tissues ng body, sa organs. At doon din nangyayari ang pagtanggal nito. Yung doon ng katawan. At doon din nangyayari halos lahat ang pag-distribution ng hormones at saka enzymes. Ganon ka-importante nito. Ngayon, kung masir ang balansin nito, kailangan balansin lagi yan. Eh. Okay. Masisira ang balansin ng electrolytes. May unang tanong, ano ba itong tinatawag natin electrolytes? Ang electrolytes, sa simpleng pag-define, yun ang mga inorganic elements. For example, sodium, potassium, chlorine, at saka bicarbonates. Sila ang responsible yan sa exchange ng nutrients. So, napaka-importante nito, ng electrolytes. Kaya nagkakaroon ng exchange ng nutrients papunta sa cell at nagtatanggal na mga byproduct. Labas. Yan ang function talaga niyan, which is kailangan balanse. Lagi yung balanse yan. Pag nagkaroon ng imbalance yan, may problema ka. Pagka uminit ng usot, titignan mo lang kagad, punta ka doon. Malalaman mo naman eh, makikita mo kasi yan ang pinakamaganda sa manok, sa mga hayop, no? Hindi nagsisinungaling yan. Kung anong nararamdaman, pinapakita. So, Doc Jun, saan usually nanggagaling yung electrolytes na nasa katawan ng manok? Kuan yan. Pagka, usually balansi yan, ano? Sa pagkain. Usually, pag nakita mo na nagkakaroon ng simptomas na loss ng electrolyte, pag nagsuka, nagsuka ka, nag-ihi ng gusto, ipagtatay, kuan yan. Tanda yun. Yung loss ng electrolytes. Kailangan i-replenish yun. Okay. Yung kaya, nawala na yun. Ano? Ibabalik mo lang sa katawan para ma-maintain ulit yung balance. Kaya, nagbibigay kayo, usually, tingnan nyo kung anong electrolytes ang available sa kwan nyo, sa vicinity. Yun lang. Yung mga electrolytes, tingnan mo yung apat na yon, yung presente. Sodium, potassium, chlorine, bicarbonates. Titingnan mo sila, kausapin mo yung namamahala doon, sino man may maalam, para malaman nyo kung paano binibigay. So, eh, Doc Jun, hindi ba ang Zyphyll may electrolytes? Alin? Ang Zyphyll. Meron, pero hindi kasi yon. Kapag so nagtag-init na. Oo. Ngayon ito, maintenance lang yon. Kaya walang problema. Sige lang. Okay lang. So, yung pag-replenish, kailangan electrolytes lang mismo. Hindi naman purely. More on electrolytes. Okay. Meron naman available yan. Sa pidge, linalagay.
Ah, hindi sa tubig. Meron din, I learned, mayroon din sa tubig, pero yung ang nagagamit ko noon is a pinch. Okay. Tutot, alam ko pang ang kuhan yan eh, ang ano, ang dosage, 2 to 6 kilos per ton. Okay. Depende sa, ano, sa tindi ng imbalance mo ng electrolytes. Mm-hmm. Anyway, alam mo tama ka, ano, dahil, andali, pag naibalik mo, tayo na naman yung mga yan. So, babalik yung sigla nila. Babalik yung sigla. Medyo mahirap-hirap lang sa layers dahil it will take some time para bumalik ang kuha niya sa panginitlog. Sa panginitlog.